lesson 8. Welcome again to our virtual classroom. Welcome to this channel. So lesson 8 na tayo ng ating integral calculus. So mahaba-haba na rin yung mga na take up natin na topics. So ngayon, yun, integrals yielding the natural logarithmic function. So previously, inintroduce natin yung mga yung basic properties ng logarithmic function, and then ano yung gamit ng log function at saka yung natural logarithmic, bakit siya tinatawag na natural logarithmic function. So yan. So ngayon naman ay didiscuss natin kung ano yung mga integrals na yun, kung saan mo magagamit yung ln o yung natural logarithmic function. So simulan na natin agad theorem 1. So ito lang yung last time, no, na yan, meron na nga tayong pag-integrate kapag the integral of x to the n and n equals negative 1 or magiging 1 over x yung function mo. So meron natin pang-integrate nun na hindi natin gagamitin yung power formula. So ito na yun, no? The integral of 1 over u du is as equal to ln u plus c. Yan. So again, yung proof niyan is nabigyan natin yung last natin na lesson, o sa lesson 7. So example, so meron kang x squared over x cubed plus 1 dx. So usual pa rin na process, u equals x cubed plus 1, and then du is 3x squared dx. Okay? So napapansin nyo dito, yung du is the x squared, and then meron ka lang factor na 3. So just remember kung anong ginagawa natin pag may factor na 3, nag-i-introduce tayo ng isang factor din na reciprocal para makancel yung 3. And then since this is u, and then this one is du, so itong original natin na given is magiging u du. No? Kasi nga ito, x cubed plus 1 is just du, and x squared dx is u. Okay? So ito is, siyempre, no? Makapareho siya nito. 1 over u du is just equal to du over u. Ibig sabihin, ang integral niya ay automatic, ln u plus c. And substitute natin ulit yung u, which is x cubed plus 1. So, ganun lang kasimple, no? Pag nakita kayo na ganito yung form, pero kailangan muna natin gawin to, no? Yung u substitution. Okay? So, yun. Ganun ka-importante yung u substitution sa buhay natin pag nasa integral calculus tayo. So, ganun lang, no? Hahanapin mo lang to na pag ganito yung magiging expression, automatic na ln u plus c. Kasi nga, ito naman yung theorem natin na ginagamit. So, ito na yung final answer, 1/3 ln. Kasi pag i-derivative mo rin to, magiging x cubed plus 1 divided by 3x squared plus, or 3x squared. So, makakancel yung 1/3 tsaka 3. Babalik ka dito sa original na equation. Okay? So, next theorem, we have sa trigo naman to, no? Tangent u daw, or tangent u du daw, is yung integral ng tangent u du is ln secant u plus c. So, bakit kaya, no? So, prove natin, no? So, tangent u du is equal to sin u cosine u. So, u natin dito is, or v, since ang gamit na yung u, v na lang, no? V equals cosine u, tapos ang dv natin is negative sin u du. So, ito yung derivative ng cosine u, ang negative u sin du. So, ang equation natin ito, itong tangent u du, magiging, yan, negative kasi meron kang negative na sign. Tapos ito magiging v, ito naman is dv, yung sin u du, di ba? Nakita nyo dito. So magiging negative dv of v. So ito ulit is a form of ln, theorem 1. So yan, pwede mo nang gamitan ng theorem 1, negative ln v plus c equals negative ln cosine u. Tapos, yung na-mention natin sa previous lesson, na pag meron kang R, L, N, A, di ba? Yung R, L, N, A, I think that's property number 4 ng previous lesson. R, L, N, A equals L, N, A raised to the R. So, yan. Ito, bali yung R, negative 1, L, N, A. Tapos, magiging L, N, A raised to the R. Okay? And then, you know that cosine negative 1 is just 1 over cosine, or sa trigonometric identities natin, 1 over cosine is secant. Okay? So, yan. Secant u. Therefore, the integral of tangent u du is ln secant u plus c. So, that's theorem 2. Example, tangent 3x dx. So, u equals 3x, du equals 3
dx. So again, mapapansin natin na ito u, ito na 3x, no? Sa du naman dx, so meron kang factor na 3, kailangan mo mag-introduce again ng reciprocal na 1/3. So 1/3 tangent 3x, so ito ay tangent u du. Magiging ganyan na, no? So i-apply mo lang yung theorem 2, automatic ln second u 3x plus c. Okay? Yan. So theorem 3, cotangent u du equals ln sine u plus c. So prove na natin. Cotangent is just the reciprocal of tangent, so cosine u sine u. Ito mas mabilis, no? Kasi wala na negative sign. V equals sine u, tapos ang derivative ng sine u is cosine u du. So automatic na ito na ngayon yung v, and then the cosine u du is the dv. Okay? So yun, maging dv over v or ln v, tapos babalik natin yung v na sine u, so magiging ln sine u plus c. Okay? So again, huwag kalimutan yung plus c, no? Since wala namang known na limits dito. Okay? So second u, wala tayong example kasi madali lang naman to, no? Same pa rin ng application ng theorem 2. Sa theorem 4, second u du equals ln u plus tangent u plus c. Bakit daw? Ayan. So para makuha natin to, so yung second u du, magmumultiply tayo ng second u plus tangent u. Tapos yan, no? Equivalent naman ito is 1 lang, di ba? Second u tangent u divided by second u tangent u, that's just equal to 1. So wala lang din nangyari, no? But mabibigyan natin siya ng bagong form. So distribute natin yung second u, magiging second squared u. Dito naman, magiging sec u tan u. Tapos sa baba, ay pareho lang din, no? So ngayon, kung nakikita niyo yung pattern, ang u is second u tangent u. Diba? Ito yung magiging u. And then, pag i-integrate natin yung v, una i-integrate natin yung second u. Malala niyo yung derivative ng second u is sec tan. Diba? Sec u tan u. Okay? Sec u tan u. Try lang. So derivative ng sec u is sec u tan u, and yung derivative ng tangent u is second squared u. So kita na ba? So ito yung v, and then the dv is somehow parang sinandyan, no? Na same siya dito. Okay? Second squared u plus sec u tan u, sec u tan u. Okay? So magiging ganyan yung form niyan, ln v. Therefore, ang v natin is second u tangent u. Babalik lang natin dito. Substitute ulit. Ibig sabihin, yun nga, no? Second u is just ln sec u tan u. So, yun yung derivative pag binigyan ka ng second u du. Okay? So, theorem 5, medyo kapareho lang ng pag-prove ng theorem 4. Okay? Mumultiply tayo ng cosecant u minus cotangent u. Tapos, distribute natin. Tapos, let v equals the denominator, tapos derivative ng cosecant u is, yan, negative cosecant u cotangent u. Tapos, ang derivative naman ng cotangent u is negative cosecant squared u, di ba? Du. Okay? So, yan. Yan na yung, i-simplify lang natin. Ito magiging positive. So, pwede natin lipat. Positive, tapos ito magiging negative pa rin. By the way, pag titingnan mo to sa libro, hindi na pinapakita actually ito, no? So, minsan baka actually, pinakita ito sa book, no? Yung TC7. Sinabi lang na ito yung gagawin, pero yung mga dito-dito, hindi na niya pinakita. So, kailangan nyo mag-review para balikan nyo at paano ma-simplify. So, anyway, nandito naman ito. Pinakita ko na rin para sa inyo. Check lang. So, cosecant squared u minus cosecant u tangent u. So, sounds familiar ulit, no? Hindi naman sounds familiar kasi hindi mo narinig. Anyway, seems familiar. Cosecant squared minus cosecant u cotangent u. So, yun din. Ito yung v sa baba, tapos dv. So, ito kapareho. Dv. Okay? So, yun ulit, no? And then, yung v natin is cosecant u cotangent u. So, yun. So, pagbibigyan ka ng ganitong form, for example, ganito, no? So, derivative of sine 2x is equal to derivative of cosecant 2x. So, automatic, no? U equals 2x and du equals 2dx. And papansin natin ulit, wala namang 2 dito na factor, no? So, mag-introduce ulit tayo ng 1/2 na reciprocal. Okay? So, 1/2.
And then yun, ito na yun, yung theorem 5 natin. So that's equivalent to ln cosecant u minus cotangent u, where your u is actually 2x. So babalik mo lang yung 2x dito. Okay? So yun. Yun na yung integral natin involving natural logarithmic functions. So mapapansin nyo, parang ang dami, di ba sinabi na natin sa first lesson pa lang, na marami talagang kailangan i-memorize dito. So isipin nyo lang, kung hindi, kung face-to-face na class, tapos bawal yung list ng formula. So ang dami nyo i-memorize. Anyway, so yun lang, tingin ko lang pag hindi nyo naman makabisado, babalikan nyo lang ito, no, kung paano pinroof na ganito talaga. So yung proof lang na kailangan yung kabisaduhin yung differential tsaka yung integral. So anyway, yan na din para sa lesson natin, lesson 8. So again, thank you sa pakikinig, and kung may tanong ulit, may comments, lagi natin sinasabi to, wag lang maya magtanong, comment lang or PM, and then yun, see you sa next lesson natin, and thank you again for joining, for watching and listening.